Magandang balita naman para sa mga tsuper at operator. Magbubukas ng mahigit 50 ruta ng jeep ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Hindi rin daw muna sila maniningil ng ilang multa sa mga pampublikong sasakyan. Tinutukan niya ni Mark Salazar. Mahigit 2 taon ng bakante ang terminal ng jeep na ito sa ilalim ng Tulay sa Balumbato, Caloocan. Kandado na ang opisina ng samahan ng mga tsuper. Isa ang ruta nilang Balintawak, Balumbato, Bonifacio, Monumento sa mga unang pinutol ng LTFRB nung magsimula ang pandemya at kasama sa rutang putol pa rin hanggang ngayon. 250 tsuper ng jeep ang apektado. Yung iba kong membro, nag-tricycle. Yung iba nagbuhat sa palengke, mga bata pa. Yung iba nangalakal. Meron po talagang sa gutom, ipinakalakal na lang yung jeep. Umuwi na lang ng probinsya. Sa linggong ito, ipinangako ng LTFRB na higit 50 ruta pa ang bubuksan. We're confident naman lahat wala nang displaced paglabas natin ng MC na yan. Kasi last time, nung nag-issue tayo last month, may mga displaced pa talaga, hindi pa rin pwede. Pero ngayon, we're confident na lahat yan mapag-apply na pwede na mag-apply sa amin. Hindi pa pinalang listahan ang bubuksang ruta at umaasa ang mga tsuper na ito sa Caloocan na makakasama ang ruta nila sa listahan. Minsan kumikita kami ng 800, ganun, sa isang araw. Eh ngayon, kahit nga po 300, wala eh. Eh siyempre, pamilyado kasi. Opo. O paano yung mga bata? Eh nga po, pinagkakasya na lang po yung mga, yung kung anong meron po, pinagkakasya-kasya na lang. Kahit ang mga pasahero galing Balumbato papuntang Balintawak, umaangal dahil tricycle lang ang bumabiyahe sa ruta at mataas ang pamasahe kaysa sa jeep. Mas mahal po kasi talaga po kasi pag tricycle po kasi mas mataas yung singil nila kaysa sa tricycle. Sa jeep po kasi pwede ka pong mag 12-15 lang po yung pamasahe pag solo ka. So apektado rin ang budget mo. Ngayon nga lang po wala na po yung jeep dito. Dati po kasi nasanay po kami dito may jeep. Marami kami actually from Caloocan, San Jose, Bagong Silang, tapos pupunta sila ng Balintawak. Meron yan na area. Meron yan kasi maraming nakikita ako na ano eh, na from Caloocan going to Valenzuela, going to Novaliches. So yan, I'm sure matatouch niya yung mga areas na yan. Bukas na ang ruta ng Sangandaan pero maraming jeep ang nakatenga dahil naman sa napasunan nilang mga prangkisa. Ang iba sa kanila wala raw pera para mag-renew. Wala lalong perang pambayad ng penalty. Nag-agree na rin ang board that we will waive some of the penalties for these PUJs naman. Well, hindi naman lahat PUJs pero for all PUVs na tumatakbo. Especially since 2 years nga naman sila, marami sa kanila. 2 years talagang natenga at talhirapan sila dahil hindi sila nakapagbiyahe. Meron din kaming i-issue na MC with regard dun sa extension naman ng additional 2 years dun sa mga prangkisa nila. Sa para at least to enable them para makapag-biyahe pa din for the next 2 years. Bukod sa mga bubuksang ruta, sa linggong ito, gagawa pa ang LTFRB ng mga bagong ruta para ikonekta ang mga jeep sa mga sakayan ng bus sa EDSA. Meron pa rin yung mga tinatawag namin mga developmental routes na yung mga new routes. Based naman ito sa nakikita natin na kasi nag-iba din talaga yung movement ng tao. And then nagkaroon tayo ng EDSA busway. So ito yung mga bagong ruta talaga na i-open to cater naman dun sa mga bagong needs naman ng ating mga pasahero, especially those going to the busway. Mark Salazar, Nakatutok, 24 oras.